Okay, at samantala, dito ho tayo sa controversial na issue pa rin. Itong si napakaswerteng Michael Young, kumarap sa investigasyon. Pero ngayon talagang muling idinepensa mismo ng Pangulo at ang, yung kontrata ng Parmali. At ito na naman, magre-resign daw siya kung may mapatutunayang anomalya. Hindi ko na mabilang yung sinasabi niya pagre-resign. So, pero ma'am, ang take nyo dito at siyempre lumilitaw ho sa investigasyon na talagang meron pong kamay, no? Itong si Michael Young na talaga namang hindi po ikinakaila ng Pangulo na matagal niya na po itong kaibigan. Actually, alam mo, Kaeli, last year pa, siguro kahit ikaw, last year pa, pinag-uusapan na to. Di ba? Pinag-uusapan na tong grabing korupsyon, kasama nga itong mga Chinese na mga kaibigan at companies. Pero wala namang, hindi natin pinag-usapan kasi wala naman tayong prueba. Pero ngayon na may Senate investigation na, first time din. Ako ka, Eli, ang dami ko nang narinig na kwento since last year. Pero ngayong may Senate investigation na, lumalabas yung mga prueba. Ewan ko ka, Eli, kung nanonood ka. Nanonood ka ba? Yes, ma'am. Inabot ka ako ng gabi. ako pinapanood ko din. Ano ba yung mga facts? Ang mga facts ka, Eli, eto si Christopher Lau. Yun nga, na-mention natin last time, di ba? Abogado ni Pangulo. Mm-hmm. Isa sa mga, dati kabahagi yata siya sa city government ba ng Davao? Nagtrabaho siya doon? Tama ba? Hindi ma'am. So, tumulong daw sa kampanya. Tumulong siya sa kampanya. Taga Davao siya. Tapos, nagtrabaho siya sa opisina ni Senator Bongo. Opo. Sa PMS. Pagkatrabaho niya sa opisina, eto, lagi ako nalilito dito ka Eli, nagtrabaho siya sa HLURB. Ang HLURB ka Eli, yun yung isa sa mga attached agencies ng HUDC. Mm-hmm. Na ito yung nagbigay ng mga permit sa mga mga nagbi-build. Mm-hmm. ng mga buildings, ng yung mga magbubukas ng mga subdivisions. Yun yung trabaho niyan. Mm-hmm. Yung mga nagdi-deal doon sa HLURB, nireklamo siya. Nireklamo siya, corruption ang issue. Mm-hmm. Inalis siya doon. Pero nilipat siya sa PS, sa PSDBM. Ang PSDBM, eto nagpo-procure. Eto nagpo-procure yung mga usual na mga binibili ng pamahalaan. So marami ditong financial transactions. Eto pa lang ka, Eli, nakakagulat na. Na di ba yung sinasabi nilang whiff of corruption, aalisin ka na kaagad. Eto ka, Eli, sabihin pa natin hindi naman na-prove. O hindi pa napoprove, pero whiff of corruption yun eh. Bakit mo ililipat sa isang opisina? Diba? Sa isang opisina na ang opportunity for corruption, ang laki. Nilagay doon. Nung nilagay doon, nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon ka, Eli, ng pandemic, alam natin na yung pinakaunang pangangailangan dati, PPEs. Mm-hmm. In fact kami, nag-allocate kaagad kami. Naalala ko yung first allocation namin, 5.9 million kulang. Pero ito ka, Eli, may allocation, yung DOH may allocations for PPEs, 42 million nilipat dito sa PS. Mm-hmm. Nilipat sa PS, pero yung PS, yung pag-award niya ng mga kontrata, ang nakakagulat, kasi ang pinakamalaki, ka Eli, 8 times ng budget ng Office of the Vice President, halos 9 times pala. Mm-hmm. Ng budget ng buong opisina namin, ha. Mm-hmm. Kasama na yung mga sweldo ng mga tao. Kasi 8 billion. Tapos nung ngayon lumalabas, initial lang pala yun. Meron pa palang dagdag na lampas 2 billion ngayong taon. Mm-hmm. Binigay sa kanila despite the fact, una walang bidding. Yun, siguro maiintindihan natin yun ka Eli. Kasi nagmamali ba yung mga tao? Pero may nag-o-offer na mas mababa. Diba? Kung siguro walang ibang may kayang mag-deliver, walang offer na mababa, maiintindihan natin na parang kumagat na tayo sa mataas sa presyo. Pero ito ka, Eli, isang foreign, isang ang may-ari, mga hindi Pilipino.
merong mga Filipino companies na nag-offer ang layo ng presyo Ang layo ng presyo kasi yung bili natin sa Farmally, tinitingnan ko lang itong papel ka, Kael. Yung bili natin sa Farmally, parang 27 pesos ba? 27 pesos ang face mask. Yung parang may kontratang 27 pesos, tapos may kontrata din na 22 pesos. Yun yung bili natin. Kaeli, yung offer nung company dito na nabigyan din ng kakarampot na kontrata. Ano 13 pesos 50 centavos. Yung EMS yun, Kaeli, na-awardan sila April 2020. Mm-hmm. Na-awardan sila 13 pesos 50 centavos. Halos kalahati nga, Kaeli, kasi 27 pesos yun sa foreign company. Etong sa Filipino-owned company, 13.50 lang. So 50% lower. Tapos eto pa, Kaeli, ginipit pa sila ng ginipit. Tama. Diba, 13.50 na nga, sobrang baba na. Parang dinelay yung kontrata sa kanila hanggang tinawaran pa, Kaeli, na yung 100 million yung kontrata. Yes, ma'am. Yung 75 million doon, pinabenta sa kanila 2 pesos, 2 pesos and 35 centavos each. Mm-hmm. Parang yung taga-Pilipinas, ginipit mo sa ganitong presyo, tapos yung mga hindi Pilipino, pumayag ka na 27 pesos yung bili mo. Paunang-una, meron ng undue advantage. Merong undue advantage yung hindi nga Pilipino. Pangalawa, sino ba yung nadaya dito? Tayo lahat. Kasi galing sa taxes natin yung pinambili. Mm-hmm. Di ba? Ito ka, Ellie, actually, ano ba yung PPEs? Last year pa. Narinig ko na to sa members mismo nung Conwep yata yung pangalan ng grupo. Sinabihan nila, nagkakwento sila na sinabi ni Secretary Mon Lopez na magre-retrofit kami ng aming mga companies kasi kami yung magpo-produce. Mm-hmm. Kami yung magpo-produce ng mga PPEs. Tapos alam mo, Kaeli, bumalik sila sa opisina siguro this year, nagkakwento. Alam nyo ba na natuloy kami pero kukunti lang yung binigay sa amin? Mm-hmm. Binigay lahat dun sa isang company na hindi naman mga Pilipino na mas mataas ng vihamak sa presyo namin. Tapos kinailangan kaming, dahil nasubo kami, ang dami namin ginastos na hindi namin nabawi. Mm-hmm. Tapos yung mga empleyado namin, mga Pilipino, Kaeli, mga Pilipino, nag-retrench sila, parang 3,000 lahat, Kaeli, na-retrench nila ng mga employees na trabaho na sana yun sa mga Pilipino, di ba? Mm-hmm. Trabaho na sana yun sa mga Pilipino. Kinailangan nilang mag-retrench. Ito, Kaeli, yung Coalition of Philippine Manufacturers. Sila yon na ang target sana nila, makaka-add sila ng 3,000 to 4,000 jobs. Imbes na nagdagdag sila, nagbawas sila ng 3,000. Mm-hmm. Kasi hindi natuloy. Kasi binigay doon sa mga kakilala. Mm-hmm. Yung kontrata. Diba? Sa akin ng Kaeli, akala natin nung umpisa, inefficiency lang. Diba? Mahina yung pag-asikaso. Pero ngayon, ano pa ba yung mas lalala? Na grabe yung lumalabas ka, Elia. Lumalabas na grabe yung korupsyon at time na nagkakamatayan yung mga tao. Na bakit ganito? Ang dami nagugutom, ang dami nawala ng trabaho. Tapos pagkakakitaan nyo. Pinapanood ko, Kaeli, yung Senate hearing. In fact, may mga warrant of arrest na pinadala, di ba? May warrant of arrest na pinadala ulit kay Michael Young, saka doon sa, yung Ong, Kaeli. Kay Lincoln. Oo. Pinadalahan sila. Tapos meron pa, Kaeli, yung si Rose Nonolin. Mm, yes, ma'am. Pinapatawag din. Para sa Pina. Ito si Michael Young, ito si Ong, yung si Lin. Alan Lim. Implicated, lahat implicated sa drugs. Hindi natin sinasabi na totoo yun. Pero the mere fact na implicated sila,
meron sila mga kaso sa Taiwan, fugitives from justice. Anong business natin maki-deal with them? Na ang gamit natin, pera ng bayan. Ako ka-edit yung sarili ninyong pera yung gamit ninyo. Wala naman kami pakialam. Pero pera ng bayan yung gamit nyo. Nakikideal tayo sa may mga record. So ito talaga, Kael, ang hirap lunukin. Kasi nasa gitna tayo ng pandemic, tapos ganito.